Pipwesto ninyo. Sabay ipukpok na malakas. Yun. Nangyari na ba sa inyo ang maputulin ng gantong window riser? Hindi nyo magalaw ang bintana? Hindi nyo rin alam kung paano nyo papalitan? Gusto nyo ipalit itong nasa likod pero naka-seal o nakadikit? Hindi nyo alam kung paano pagpapalitin? Ay, madali lang yan, tuturuan ko kayo. Ang kailangan nyo lang ay isang basahan. Basahan na ordinaryong pamunas lang. O kaya tela. O kaya bimpo. O kahit na ano, basta tela. Tutupin nyo lang para sasakto dun sa likod. Wait lang ha. Iayos ko yung camera. Yan. Tutupin nyo ng ganyan. Yan, ganyan. Tapos, isushoot nyo dun sa likod. Tapos, galawin nyo from left to right. Parang ilalagarin nyo ba? Ilalagarin nyo yung tela para makuwit yung lock doon sa loob. Ngayon, pag nahihirapan kayo at sobrang nipis nung tela, tupiin nyo pa ulit. Tapos ilagari. Tupiin nyo pa. Yan. Para makapal. Masundot nyo yung lock sa loob. Tignan nyo ha. 1, 2, 3. Yun. Diba natanggal? Parang magic. Wait lang. Kukunin ko lang. Nalaglag eh. Ito na po, nakita ko na. Yan yung mismong window riser, tapos yung lock. Papakita ko sa inyo kung paano ang pagkaka-assemble niyan sa loob. Yan. Ito yung mismong window riser. May slot siya sa gilid. Sinusuksukan ng lock. Yan. Yung lock, yung kakagat doon sa slot doon sa mechanism dun sa may pintuan. Tapos yung basahan, kaya natin tinupi para kapag inilagay natin ganyan, itutulak nya yung lock. Pinapakapal din natin ito para siguradong masundot natin. Tignan nyo mabuti ha. Yan o. Tapos dalagarin nyo kaliwat kanan, magkabilaan, sunodan. Yan, yun, tanggal. Tutulak nyo lang. Ngayon, gagawin natin ito doon sa likod kung saan kukunin natin yung window riser din na isa. Ganun din, same procedure din. Same process. Pinalitan na kasi ito dati. Eh, mahina yung mga nabibili dahil mga mumurahin lang. Ngayon, kukunin natin itong sa likod na hindi masyado nagagamit. Siya naman ilalagay natin doon sa harap. Dahil mas madaling magamit yung sa harap. Tignan nyo yung mabuti ha. Doon. Tanggal na diba? Ayan o. Oh. Ayan. Kumagat na kaagad yung ating basahan. Tinulak nyo na kaagad yung lock. Ayan. Ayan yung lock. Pero dahil original pa yan, medyo matigas pa yan. Ayan o. Oh. Tignan nyo. Ayan. Siya yan. Tutulak pa natin yan. Tsatsagay lang natin na ilalagari from left to right hanggat tumulak ba. Yan, tingnan nyo. Oop. Saka, tupiin natin. Mas makapal para maitulak nya. Kunting tsaga-tsaga lang. Oop, tupiin dahil luminipis. Yun. Yun. Tuli, pwede nyo sungkitin yan ng screw eh. Huko ko. Pero, gagawin natin. Tatanggalin na natin siya ng basahan para makita nyo, basahan lang yung kailangan natin. Yan, pwede sa huko.
wala kayong screw, oh, basahin lang ang ginamit ninyo, tsaka yung kuko. Kunin nyo na yan. Oop, handaan. Tapos, i-assemble nyo na ganun sa pinakita ko sa inyo sa harapan. Yan. Oop. Pagkumparahin. Mas matibay itong sa harap sana kasi bakal. Hindi siya mapupudpud. Babalik natin, papaluin lang na ganyan. Kusa namang bubukas yung lock. Tapos maglalak siya mag-isa. Nakita nyo naman, di ba? Pukpuk lang katapat. Check nyo mabuti, baka may maluwag. Tinati din sa harap. Ganon din, papaluin nyo lang din. Ngayon pagkagawa, kusa yung bubuka kapag napersa. Pipwesto ninyo, sabay ipukpok na malakas. Yun. Nag-lock. Ngayon, susubukan natin ngayon kung pwede na yung trabaho natin. Yun. Pwede na. Ayos, di ba? Mas marami pang videos na ganito ang ilalabas ko. Kaya pag di pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa aking channel. Pindutin nyo yung subscribe button nyo sa baba. Bigyan ng thumbs up. Salamat!